matapos ang pagdalaw kamakailan ng top-level executive ng Abu Dhabi Shipbuilding, isang major UAE defense company sa tatlong pinakamalaking shipyard dito sa Pilipinas. Sinamahan ni Philippine Ambassador to the United Arab Emirates ang delegasyon sa... Tama, mga utol. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming mga ganyan. Nagkakaroon tayo ng mga panibagong oportunidad. Dahil yung mga tao na ito, yung mga top executive na ito, yung mga kumpanyang ito ay tiwala sa pamunuan natin, sa ating gobyerno, partikular sa ating presidente. Napakalaking tulong nito sa ating ekonomiya kung dito ito gagawin, kung matutuloy itong proyekto na ito. So pinag-aaralan na po, pinag-uusapan na yung sinasabing partnership in between ng United Arab Emirates at ng Pilipinas. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Okay, mga utol. Para lamang sa mga hindi nakakaalam, noong 1947 pa ay may nilagdaan na tayong agreement o treaty sa bansang Pransya. O yung Pilipinas at ang Pransya ay may diplomatic relation na tinawag na Treaty of Amity. Kung saan ito'y diplomatic relation nga between Pilipinas at Pransya. So far meron ng 75 years ang nasabing treaty na ito at kamakailan lamang nagpaplanong bumili ang ating gobyerno ng submarino mula sa Pransya at siya nagdeklara ang Pransya ng pagkampi sa atin para sa West Philippine Sea. O magandang balita ito mga utol, kasabay pa ng isang plano mula sa United Arab Emirates or UAE na magkakaroon tayo ng shipbuilding na kasama ang UAE, Pilipinas at UAE. So alamin na natin ang report. Ito'y mula kay Good News Philippines mga utol. Subscribe niyan, like nyo na rin yung video para maganda sa analytics natin. Panoorin na natin ito mga utol, game na. Mga idol at kabayan, good news! France itinudo na ang kanilang negosasyon para sa kanilang mga submarine sa Pilipinas. Kinakausap ng France ngayon ang pangulo mismo ng bansa para sa posibleng pagbili ng Pilipinas ng mga submarine. United Arab Emirates at Pilipinas posibleng magkaroon ng defense industry at shipbuilding partnership dito mismo sa... Mga utol ah, defense industry, Philippines and United Arab Emirates, no? Pati shipbuilding partnership. Okay, pinag-aaralan na nila ngayon. Tuloy na natin. Bansa, isang major ng United Arab Emirates Defense Company ang dumating sa Pilipinas. Nagpapakita lang ito mga kabayan na may tiwala talaga ang mga dayong bansa. Tama. Sa kalidad ng paggawa at abilidad at taglay na husay ng mga Pilipino. Ito ang mga balitang... So dito gagawin, no? Yung shipbuilding industry. So karagdagan trabaho yan sa atin. Diba? Progreso yan ng ating bansa. Okay mga utol? Tuloy na natin. Ang pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video. I-like and subscribe nyo ako, pati ang Good News Philippines mga utol ha. Subscribe, mabilis lang ito. Promise! Good News Philippines, maraming salamat sa video na ito. Sa pagdiriwang ng 75th anibersaryo ng relasyon ng France at Pilipinas, inihayag ng Ambassador ng France to the Philippines, Michelle Bukos, na kinausap ng France ang pangulo mismo ng Pilipinas na si President Marcos Jr. patungkol sa posibleng pagbili ng Pilipinas ng mga submarine. Ipinahayag din ng Ambassador ang kahalagahan ng naturang asset para sa bansa na meron itong napakalawak na mga karagatang nasasakupan at upang mabantayan. At palagay ko may budget naman para tayo dyan. Ayan ha, pinagdiriwang ang 75th anniversary ng relasyon ng Pransya at ng Pilipinas. Mga utol, ito po yung sinasabi kong Treaty of Amity na nilagdaan noong 1947 pa. Okay, balikan natin konti. Tama lang naman siguro, tsaka may budget naman siguro tayo. Tama lang magkaroon tayo ng submarine, di ba? Kasi napakarami, napakalawak ng ating karagatan at ang daming nagki-claim ng ating mga teritoryo. Sa na meron itong napakalawak na mga karagatang nasasakupan at upang mabantayan. We have to be ready in case of a rival conflictual situation. Tama. To be also ready to respond, and we think that deterrence is a very good stance, and we have to have the right tools for that, submarine force being one of the
probably most efficient deterrent that we could possibly have and that the Philippines also could consider in its defense plans. Pinag-aaralan ng United Arab... Ayan mga utol ha, mula yan sa France Ambassador to the Philippines na si Michelle Bukos. Bukos ba? Buskos. Anyway, sinasabi niya na tama lamang, nararapat lamang naman kasi napakarami nating teritoryo na hindi natin, ano ba naman yan, no? Problema natin yan, no? Yung agawan sa teritoryo. Actually, tayo yung inaagawan, mga utol. So, dapat lamang na may kakayahan tayong ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Particular, yung ating mga karagatan dyan sa West Philippine Sea. Okay? Na alam nyo naman na inaagaw sa atin ng bansang China at ng iba pang mga karatig na bansa. Okay, tuloy na natin. Arab Emirates at Pilipinas ang posibleng kooperasyon sa... Balikan natin to. Pinag-aaralan ng United Arab Emirates at Pilipinas ang posibleng kooperasyon sa defense industry at shipbuilding. Matapos ang pagdalaw kamakailan ng top-level executive ng Abu Dhabi Shipbuilding, isang major UAE defense company sa tatlong pinakamalaking shipyard dito sa Pilipinas, sinamahan ni Philippine Ambassador to the United Arab Emirates ang delegasyon sa... Tama, mga utol. Kaya nagkakaroon tayo ng maraming mga ganyan o nagkakaroon tayo ng mga panibagong oportunidad. Dahil yung mga tao na ito, yung mga top executive na ito, yung mga kumpanyang ito ay tiwala sa pamunuan natin, sa ating gobyerno, partikular sa ating presidente. Napakalaking tulong nito sa ating ekonomiya kung dito ito gagawin, kung matutuloy itong proyekto na ito. So pinag-aaralan na po, pinag-uusapan na yung sinasabing partnership in between ng United Arab Emirates at ng Pilipinas para sa sinasabing shipbuilding and defense industry. So it's time. Kaya naman natin with the right tools, kaya ng mga Pinoy na lumikha ng mga ganyang kagagandang mga barko. Di ba mga utol? Ano sa palagay ninyo? Mag-comment na kayo kung ano mang opinion ninyo. So malaking tulong ito sa ating ekonomiya. Diba? Tuloy na natin. Agila Subic Multi-Use Facilities ang dating Hanjin Shipyard sa Rodendo Peninsula ng Subic Bay na kung saan ang shipyard ay kasalukuyang nasa pamamahala ng US private equity company na Cerberus. Binisita rin ang Shunishi Heavy Industries at Austal Philippines na matatagpuan sa West Cebu Industrial Park sa Balamban, isang bayan na may layo ng 52 kilometro mula sa Cebu City. Tinitingnan na yung mga possible na pwedeng paglagakan kung saan gagawa. Kasi dapat nasa coast, no? Nasa coastline ng lugar o ng Pilipinas. So pinag-aaralan na, ang dami naman nating possible location. Okay mga utol? Tuloy na natin. Tinanggap ni Balamban Mayor A. Stefan Binghay at ng mga opisyal ng munisipyo ang delegasyon. Ibinida ni Mayor Binghay ang kakayahan ng kanilang bayan para maging shipbuilding capital sa Pilipinas. Binanggit din ni Ambassador Quintana na world's fifth largest ship producer at pinakamalaki sa Southeast Asia ang Pilipinas. Inulit naman ni Wayne Murray, President at General Manager ng Austal Philippines, isang global shipbuilder at defense prime contractor, ang shipbuilding skills ng mga Filipino workers. Anya nangunguna sa industry infrastructure at competitive business cost ang Pilipinas pagdating sa shipbuilding. So hindi na bago sa atin itong shipbuilding. Tapos bibigyan pa ng, syempre may budget yan. Lalagyan ng mga high-tech na equipments, palagay ko naman, kaya yung competition globally. So kaya ng Pilipinas at kaya ng mga Pinoy. So good news ito para sa atin mga utol, di ba? Tuloy na natin. Kaya pinili ng Austal ang bansa para sa lokasyon ng kanilang mga pasilidad. Nice. Tama nga naman mga idol at kabayan dahil kahit sa Abu Dhabi Shipbuilding Company, marami ring mga overseas Filipino worker ang nagtatrabaho sa nasabing kumpanya. Ito ay isang patunay na ang kalidad at husay nating mga Noypi ay hindi lamang nice sa lokal, kundi maging sa international. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news, Philippines! Okay mga utol, maraming salamat sa Good News Philippines para sa video na ito. Ayan, panibagong good news talaga ito. So, kaya naman talaga ng Pilipino, alam naman natin kung paano tayo magtrabaho. With the right tools, di ba? Kayang-kaya natin yan. So, yun. Good job para sa... Kung ito'y matutuloy, ay napakalaking bagay nito para sa ating bansa. Mga utol, huwag nyo kakalimutan mag-iwan ng komento at mag-like
at mag-subscribe. Mga utol, muli, ako si Target Akilis. Hanggang doon lang muna. Ako'y nagpapasalamat sa inyong walasawang pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe, mga utol. God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat po.